Hi there! This is Carol and welcome back again to my YouTube channel. It's new year, new day, at bagong kaalaman na naman na matututunan nyo sa video na ito. And for today's video, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa passbook account. Ano nga ba ang passbook account? Ano yung advantage and disadvantage ng pag-open ng passbook account? Ano nga ba ang pagkakaiba ng passbook account versus sa mga ATM-based account? And of course, ano nga ba yung mga dapat nyo pang malaman? Like, ano yung gagawin ninyo if in case na mawala yung passbook ninyo? So, lahat ng ito ay ating pag-uusapan. And if you are ready, let's begin! Since New Year nga ay marami sa atin na napag-isipan na gusto nyo na mag-save ng money. And of course, nandito ako para i-discuss sa inyo yung pagkakaiba ng ating mga savings account and para mapag-desisyonan nyo kung ano nga ba yung suit para sa inyong purpose, kung anong account yung nababagay sa inyo. And na-discuss ko naman sa inyo before yung regarding sa checking account. Kung ano nga ba yung checking account, saan ito ginagamit, and ano yung mga requirements para mag-open. Kung hindi mo pa napapanood ang vlog na ito, ay ilalagay ko yung link sa description box below. Una sa lahat, ano nga ba muna ang passbook savings account? Ang passbook savings account is a traditional savings account that comes with a physical notebook to keep track of transactions. It is ideal for those who wish to save money. Ang passbook savings account ay ito yung mga account na kung saan na once na nag-open tayo ay binibigyan tayo or ini-issuehan tayo ng ating mga bangko ng isang maliit na notebook. And ang tawag sa notebook na ito ay passbook. Dito sa passbook na ito ay nakalagay yung mga transaction history natin. Kaya easy lang natin matatrack ang ating mga bank transactions. And of course, ito yung mga savings account na kung saan ay intended talaga sa mga taong gustong makapag-ipon. Ano nga ba yung disadvantage and advantage ng pag-open ng ating passbook account? First advantage is safer transactions. Safer transaction siya na masasabi dahil ang ating passbook account ay hindi mo siya magagamit through online. Sa bank namin, makikita mo lang sa online banking yung mismong passbook kung magkano yung balanse. Pero hindi mo siya magagamit sa inyong mga online transactions. Hindi mo rin siya magagamit for fund transfer dahil yun yung primary purpose niya. And of course, ang ating passbook, once na nag-withdraw tayo, ay mismong ikaw dapat ang pupunta sa banko para makapag-withdraw and kailangan ng pirma mo para makapag-withdraw ka. Next one is easy to focus on savings. Masasabi natin na makakapag-focus ka talaga sa pagsisave dito sa type ng account na to dahil once na nag-withdraw tayo, di ba, ay kailangan pa natin pumila talaga sa banko para makapag-withdraw. Unlike sa ATM-based account natin na lahat kasi ng lugar sa atin ay halos may mga ATM machines na. So, easily ka lang na makakapag-withdraw and you have a card lang. Once na pinasok mo yung card mo sa ATM machines, ay makakapag-withdraw ka na. So, ibang-iba siya sa passbook. Katulad yan na sinabi ko, kapag mag-withdraw ka ay kailangan dala mo yung passbook and of course, kailangan ng iyong pirma. Next one is easily to track. And kaya nga tayo binibigyan ng passbook ay para ma-print doon yung mga transaction history para mabilis natin na ma-track yung ating mga transactions, either deposit man yan or withdrawal. Unlike kasi sa ATM-based account na kailangan mo pang mag-access ng online banking mo para makita mo yung mga transaction history mo. Ano nga ba yung mga disadvantage ng pag-open ng passbook account? Mataas yung maintaining balance. So, kalimitan ng mga passbook account kasi ay mas mataas yung maintaining balance compare sa ating mga ATM-based account. And of course, since mataas yung maintaining balance nito, is kailangan mataas din yung initial deposit mo. And kailangan hindi mo magagalaw yung maintaining balance na yon dahil once na magalaw mo yung maintaining balance at hindi siya mag-average daily balance to sa maintaining balance ng inyong account, ay matcha-charge kayo.
Next is no statements. Ang ating passbook ay since merong passbook na nga na kung saan doon piniprint yung history transactions natin, ay hindi na nag-i-issue si banko ng statement or nagbibigay sa mga address natin, nagde-deliver ng mga statement and hindi mo rin siya ma-generate sa online banking. Kaya if in case na kailangan nyo ng statement for visa applications, ay kailangan nyo pa talagang pumunta sa banko para makapag-request ng ating mga statement. Pero usually naman ang ginagawa ng iba ay pinophotocopy na lang yung mga ating passbook kasi consider a statement na rin siya dahil nandoon yung transaction history ng ating mga transaction sa account. Next is lower interest rate. Actually, ang ATM tsaka passbook ay kalimitan pareho lang din naman ng mga interest rate. Unlike kasi talaga sa time deposit is mas malaki yung interest rate nun compare sa mga regular savings account natin. Next is interregional withdrawal service charges. Kalimitan naman talaga ng mga banko once na nag-withdraw tayo sa hindi natin branch or interregional. Kunwari, nag-open ka ng account sa NCR, then napadpad ka ng province, and kailangan mo mag-withdraw. Usually, may mga charge po talaga yung mga banko sa ganun. Dahil compare naman sa mga ATM-based account natin, since ATM lang ang hawak natin, at may mga withdrawal machines, ay makakapag-access tayo doon sa ating mga account, and hindi gaano kalaki yung service charge. If in case naman na mag-withdraw tayo sa mga ibang ATM na hindi natin banko, ang mga charges lang naman yan ay pumapatak ng mga 18 pesos, 16 pesos. Pero unlike kasi if over the counter, usually ang mga charge yan ay 100 pesos. And please take note guys, na kapag ka passbook account ay no passbook, no withdrawal policy ito. So hanggat wala kang dalang passbook ay hindi ka nila ia-allow na makapag-withdraw. Kahit na anong reason pa yan, kailangan kasi once na nag-withdraw tayo, ma-update agad natin yung passbook. Isa yun sa mga requirement ng bank natin. And of course, para naman sa safety rin ng account po ninyo yun. Sa ibang banko ay may mga savings account sila na ATM, then may kasamang passbook. Para sa akin, hindi ko na-appreciate yung mga ganung savings account. Kasi if in case sa may ATM ka sa passbook account mo, easily mo lang mawi-withdraw yung inyong fund doon sa passbook and parang may easily access ka na agad doon sa passbook mo. Parang useless din yung pag-iipon mo ng pera. So may mga banko naman na nag-i-issue lang talaga sila ng plain na passbook. Eh nasa sa inyo pa rin naman yung kung ano yung purpose talaga ng pag-o-open ninyo ng account. Eh paano naman kung nawala yung passbook na hindi mo sinasadya, na misplace mo, or may kumuhang iba, ano yung mga dapat mong gawin para makakuha ulit ng panibagong passbook? Una, kailangan natin pumunta sa ating branch of account or hindi naman kaya sa kahit na anong branch ng banko natin. Hingi lang tayo sa kanila ng affidavit of lost passbook. So, iba po kasi yung affidavit na ini-issue ni banko compare doon sa mga affidavit of loss na nakikita natin sa mga notary public. So, may sarili po silang format ng affidavit of loss. Kapag nakahingi ka na ng affidavit of loss, ay kailangan mong ipanotaryo ito. Para naman matag as lost passbook talaga yung account mo. Once na nanotaryo mo na to, ay kailangan mo pa rin magdala ng ID dahil ito ay kasama sa mga requirement natin para ma-file natin as lost passbook ang ating mga account. Once nadala mo na lahat ng requirements, ay ipapakita mo ito sa teller or sa inyong bank and susuriin nila kung tama ba lahat ng mga detalye na inilagay nyo sa affidavit of loss ninyo. Once complete na, ang gagawin po sa inyong account ay itatag as lost passbook na po siya and subject for closing na. Ang gagawin po ni banko dyan ay mag-open tayo ng panibagong account. Lahat po ng laman ng previous account po ninyo ay ililipat doon sa account na i-open din. Kung ano po yung closed na account, ay dapat ganun din yung i-open na bagong account. Parang ililipat lang. Bakit nga ba na kailangan i-close yung account na yon? Kasi syempre, if in case na
merong nakakuha nga talaga ng passbook doon sa account na yon na ay pwede siyang pumunta ng bangko and i-try niyang mag-withdraw pa doon sa account na yon. So, safety measures na rin yon para ma-prevent yung mga ganong scenario. So, kailangan talagang i-close yung passbook account na yon. Once na ma-open na yung panibagong account, ay i-issuehan na kayo ng panibagong account number and panibagong passbook. Kaya dapat ay lagi nating tinatago yung ating mga passbook account. And of course, dapat ay alam natin kung saan natin sila inilalagay para mape-prevent natin yung mga ganitong scenario na mawawala yung passbook. Kasi malaking abala din yun. And please take note guys na ang pag-file ng lost passbook ay may fee din po iyon. So depende po yata kay bank kung how much po yung lost passbook natin. Ano-ano nga ba yung requirements to open a passbook savings account? Kailangan lang natin ay government-issued valid IDs. Magdala na rin tayo ng proof of billing para if in case na kailangan nila, at least meron na rin tayong dala. So, I hope naman na na-address ko lahat ng mga dapat nyong malaman tungkol sa pag-open ng passbook account. I hope na nag-enjoy kayo sa video nito and marami kayong natutunan. If ever na may mga topic pa kayo na gusto nyong malaman, ay just comment down below and agad nating gagawa ng video yan. So, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bells for more updates and more videos. So, until to the next vlog, guys. Bye-bye!